Magandang gabi mga kapamilya, episode 197 na tayo ng FPGs Batang Quiapo. Talagang ang sabi nito ni na Olga na sa kanin Don Julio, kami na raw ang bahala sa pera, sabi nila kay Ramon. Ngayon sabi naman ni Maka Santos, na raw, itirada na raw sila. Sabi naman ni para kasing meron kasing gustong pumatay din sa Red Phoenix. Sabi naman ni Chief Espinas, hindi pwede. Kailangan tayo makapatay sa kanila dahil inutos yan sa atin. Samantala, sabi naman ni Teban, Edwin, anong gagawin natin? Sabi naman ni Edwin, hindi tayo alis dito na wala tayong nakukuha. Magnanakaw tayo, loko-loko talaga, nagnakaw eh. Ngayon, kinuha naman ni Ramon itong si Tanggol. Sabi niya, Tanggol, sumama ka sa akin, dali. Tapos, pumasok-sok si Severino. Sinabi niya yung mga tauhan na ilagay sa pinaka-importante, itakas lahat ng mga kagamitan, walang ititira. So, nagmamadali sila. Triple time, di ba? Double time, ganyan. Talagang sila eh, handa sila mag-escapo dahil nga talagang na-raid sila. Nagmamadali sila, pinuntahan nila itong pinaka-secret door. Ayan, kasi nandiyan yung mga kayamanan nila eh. Binigyan ni Olga ng baril si papa niya. Papa, mas kailangan niya ito, protection niyo. Bilis, bilisan niyo. Kinuha na yung mga gold, yung mga pera. Ayan, tapos itong mga shabu. Ayan, kinuha. Ibinalot na, inalagay na sa may drum na kulay asul. Ayan, tatakas na sila, pati yung mga empleyado. Handa na rin tumakas. Sipat na. Ayan Dala-dala nila yung mga bag. Samantala, ito namang si Tanggol sa si Ramon magkasama. Takbo sila. Tatakas na rin sila eh. Ang dami mga pulis. Ayan Okay, laban. Sabi naman ni Ramon, kumuha ka ng baril dyan. Ano po? Dyan. Sa mga nakatabi dyan sa gilid, sa may dingding. Sabi na talaga may mga nakalagay dyan. Panghanda nila talaga, baba sila ng hagdan. May mga pulis na umaakyat. Tapos ito namang si Mr. Mariano, namatay din. Binalas eh, nabaril siya eh. Nakalabas na sila eh, pero may mga pulis para sa labas. Ayan Binagsak ni Ramon yung mga timbang kuli asul. Tapos kinusap niya anak niya, sabi niya, ba't hindi ka bumabaril? Ha? Hindi ko po kayang bumaril, hindi ko po kayang pumatay ng tao. Sabi niya, talaga naman, kapag hindi ka lumaban, ikaw ang papatayin. Kinalaban ni Ramon yung mga pulis. Ubus yan eh. Lakas talaga ni Ramon eh, no? Ang galing niya talaga sa fighting scenes. Galing. Humawa ka ng baril. Gamitin mo yan, sabi ng ama niya, no? Tapos doon, sumunod ka sa akin. Sa akin ka lang dumikit. Yan na. Meron kasing paparating na tatlong pulis kaya nagtatago sila. Kinuha ni Ramon yung baril. Naagaw niya. Patay ang tatlong yan, ubus eh. Ang lakas ni Ramon eh, no? Sanina-sani talagang pumatay, binalil pa niya sa ulo eh. May mga dumarating po. Sa parking lot eh. Si si David nagtatago. Ngayon nakita niya, mayroong mga paparating na pulis, mababaril ang ama niya. Tatay-tataya niya, mababaril si Ramon. Kaya nangyari, tinulak niya, papa. Tapos gumulong siya, Pagharap niya, siya ang nabaril. Babaril sana siya eh. Babaril niya sana yung pulis eh. Papatayin niya eh. Kaso naunahan siya eh. Natamaan siya sa may tagiliran ng tiyan. Sabi nun, di pwede eh. Sabi, Tanggol. Sumigaw si Ramon eh. Nagalit siya, napatay niya yung dalawang pulis. Apat. Yung sumunod na dalawa. Nanghihina na si David. Halika rito, hinila siya eh. Kinalad ka diyo. Nakakatotoy ang senan to eh. Ba't mo ginawa yun? Sabi naman ni David, ang drama eh. Kailangan ko yung gawin, Dahil ikaw ang sa akin, nagligtas sa akin. Nagdrama pa eh. So yun, para kaawaan talaga siya ni Ramon at para makilala na siya talaga yung totoong Tanggol. Ngayon, sinasakay na sa mga truck. Samantala ito ng mga Red Phoenix, dumaan sila rito sa Eskinita. Hiwalay sila eh. Hiwalay sila sa grupo ni Ramon eh. Ang dami rin mga tauhan ng Red Phoenix eh, pero ang lalakas sa mga pulis. Ubus yan eh. Yung mga tauhan ng Red Phoenix. Sumunod naman tong si Dimagi ba? Si Rigor. Nasusundan niya yung pathway ni na Ramon eh. Nasusundan niya eh. Kasi papunta sila sa warehouse. Yung pinakadulong warehouse. Nandito na sila sa dulo eh. Ito namang sina Severino. Dumaan sila sa likod. Buti talaga may mga daan sila sa likod no. Sige na, isakay na yan. Sabi ni Severino, sakay na yung lahat. Sumibat na kayo. Ito naman, Red Phoenix. Ang
natatakot sila, sabi, paano na yan, hindi tayo makakaalpas. Tapos ito naman si na Olga, sige, Baril, lumalaban na rin si Don Julio . Sila na lang kasi ang naiwan . Yung mga nauna kasi, nadala na yung mga shabu. Pero sila, hawak nila yung yaman nila, yung pinakatatago nilang pera, kayamanan. Sila na lang hindi pa nakakawala . Nag-aalala si Don Julio, si Ramon, hayaan nyo na si Ramon, papa. Kayang-kayang tumakas. Ito, bumaba sila rito sa hagdan, nanghihina na si David. Baba. Napalayo sila kina Olga . Kasi si Olga dumaan sa likod. May mga pulis sa taas. Kinahabol sila, ang dami. Parang ginuubusan . Kaya hindi sila tinatantanan . Parang katapusan na talaga nila . Nagtago sila dyan. Nanghihina na si David. Samantala, ito na. Sasakyan na nga sila. Nang sasakyan, tinago na yung mga importanteng bagay. Kinahabol pa rin sila ng mga pulis. May mga dumating pulis. Inaawat ni Olga. Papa niya, kasi nga kinakailangan na talaga nila umalis. Samantala, balik tayo kina David sa kay Ramon. Ito na. Nakapasok na nga sila sa tagong warehouse. Pinakadulo na to . Napatay yung mga nagtatrabaho, kawawa naman . Bilo mo nagtatrabaho ka sa mga ganyang illegal na kumpanya, tapos mapapatay ka lang din ng pulis. Sa pag-raid, diba? Damay ka dyan . Nakapasok na yung mga pulis. Di, todo Baril. Nasa likod na si David . Si Tanggol. Nasa likod niya . Nangihina na siya . Tapos kumuha siya ng baril sa gilid. Kumuha ka ng baril dyan. Pero binigyan niya sa papa niya. O inabot niya. Kaya doble ang hawak niyang baril. Sabi, dyan ka lang sa likod ko. Mauna ka na. Sabi ni Ramon. Kaya dala-dalawa yung baril niyang hawak. Galing niya, inaatras siya dyan. Pinatatamaan niya talaga ng baril. Ganda talaga, no? Punong-puno na action ng Biyernes ng Gabi, mga kapamilya. Astig! Sobrang ganda talaga ng episode ngayon ng FPGS Batang Quiapo. Mas pinaganda. Kaya ito talaga yung kinaaabangan natin, yung action talaga, di ba? Yung talagang bakbakan kung bakbakan. Ngayon ito namang si Dimagi ba? Nakasunod na. Ako, nakita siya ni Ramon. Nakita siya. Yan . Naubusan siya ng bala, kaya yung maliit na baril ang gamit niya. Pinapatabi ni David yung mga nagtatrabaho. Tabi dyan, tabi. Yung mga nasa warehouse. Yan . Kasusundan sila ng mga pulis . Ang bibilis . Sabi ni David, hindi ko na kaya, nanghihina na ako. Sabi niya, sige, lumakad ka. Sabi niya, handa niya talagang protection ng si Tanggol . Kahit anong mangyari, dahil nga anak niya, diba? Yan lang kaisa sa niyang anak . Tapos tagapagmanap . Kaya hindi pwede. Hindi niya pwede nga yan mamatay yan. Ngayon, ito na nga. Si Rigortong natirang malakas . Nakita ni Ramon, sabi . Nagkita rin tayo. Nasa malayo siya, tanaw niya na si Rigor . Samantala si Rigor, hindi niya nakikita si Ramon. Kinuha niya yung baril, ayan . Pinagbabaril niya, hindi naman tinamaan si Rigor. Kaya nagulat siya, meron palang kalaban doon sa dulo. Ayan . Nagtago siya, wala na siyang baril . Wala siyang bala . Ayan . Kaya kailangan niya mag-escape. Nahuli siya ni David, sabi ni David si tatay. Napabulong siya, nagulat siya, ng laki yung mata niya. Iwas nang iwas si si Dimagi ba? Samantalang si David lumalapit siya. May hawak siyang baril dahil kailangan niyang tulungan ng tatay niya. Ayan ayaw patamaan ng bali. Magaling magaling umescape kung si Dimagi ba? Magaling tumalon. Ayan nag-slide pa siya sa ilalim . Hindi siya matamaan . Galit na si Ramon . Ikod na . Ayan asar na sa dito . Hanggang sa nakapunta sila dyan, nakalabas si Rigor, ayun doon sa may pintuan na may kulay dilaw, nakalabas siya. Ngayon sinusundan pa rin siya ni Ramon, bilis tumakbo ni Ramon . Ayaw patamaan . Ang lawak talaga ng pabrika no, sa kayong warehouse, biro mo warehouse lang yan . Ang lawak. Yan nasabi ni Ramon dito, ba't ka tago ng tago? Ayaw mo lumaban. Sabi niya . Sabi naman ni Rigor, sino ka ba? Magpakilala ka, humarap ka sa akin. Sabi naman ni Ramon .
si kamatayan ang papatay sa'yo. Ako to, sabi niya, no, napakilala nga siya.